And hello mga classmates. So welcome again to my vlog. Bukas ba lalabas na kayo? Parang feeling ko lalabas na ako bukas. Yes, lalabas. Lalabas na tayo bukas. Naririnig niyo ba 'yon? Common ngayon naririnig 'yon, 'di ba? Bawal lumabas. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag nagpaalam ka at pinayagan ka na lumabas, edi pwede kang lumabas. O, diba? So, ganun yun. Kapag sa bahay, sinabi ng nanay mo na bawal kang lumabas, anak, bawal kang lumabas. Pero, kapag nagpaalam ka sa nanay mo, tapos pinayagan ka or sa tatay mo, pinayagan kang lumabas, o, edi pwede kang lumabas. Parang sa classroom din, diba? Kapag sinabi ko, ay mali, kapag sinabi ng teacher mo, na klase nyo na, start na ng klase, bawal na lumabas. Pero kapag nagpaalam ka, at sinabi mo na lalabas ka kasi may valid reason ka, papayagan kang lumabas, di ba? Hi. It's the way life changes when in love, yeah. I turn on my soul with the positivity. I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still finish in one, yeah. Yeah, mga classmates, alam ko naman ako yung ay medyo bored na sa mga bahay nyo. Kaya pinapatawa ko lang kayo sa salitang bawal lumabas. Pero sure ako, bukas, makakalabas na kayo. Pero, may age limit ka rin, ba? Parang 20 lang. 21 pataas. Tsaka po ata yung mga senior citizen, bawal pa rin silang lumabas. Pero, it's good naman kasi that is for their safety. Ewan ko lang po yung mga buntis kung palalabas sila tomorrow. So, pag may mga ganong batas tayo, we need to follow naman, di ba? Para na rin yung sa kaligtasan natin. Ayan. Tingnan po natin siya, panoorin natin siya. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. So kung wala ka na... Oh, diba mga classmates, ang ganda-ganda ni Kim Chu. Naalala ko noon, adik na adik ako sa PBB. Parang first season niya ng Teen Edition. Ang ganda niya, di ba? Tapos ang bibo-bibo niya kaya doon. Hanggang ngayon naman ang ganda-ganda niya pa rin. Wala po itong personalan, doon lang sa video. Kasi parang doon sa video ni Kim, mukha siyang masyadong, ano, yung emotion niya is, di niya napigilan. Kaya nagkaka-doble-doble yung sinasabi niya at medyo nawala ng proper poses, ano, kaya nagulo. Lang kasi yon sa isang tao na kapag masyado kang nadala ng emotion mo, yung mga sinasabi mo is minsan hindi maintindihan kasi nga ayun, nadala kang masyado ng emotion. So kailangan sa atin, lalo na siya kasi siya ay public figure, siguro medyo try niyang i-pacify yung kanyang sarili, i-control niya yung kanyang emotions, kasi maraming nagmamahal sa kanya. Wala naman tayong magagawa doon kasi it's her freedom. Gusto niya, nag-decide siya, decision niya yon na magsalita siya ng ganun. Kaya nga lang ngayon, alam naman natin ang mga tao, sasabihin kung anong sasabihin. So maraming bashers, maraming sinasabi niya, ano yun, trolls ba yun? Okay. So tayo, yung mga gusto nating sasabihin natin, i-comment natin. So, yun po yun. Kahit naman tayo, di po ba, kapag kinakain tayo ng emotion natin, yung pagsasalita natin is dire-diretso, pero hindi natin na-watch kung okay pa ba or tama pa ba sa pagkakasunod-sunod or hindi ba nakakalito yung mga sinasabi natin. Di po ba? Hindi naman kasi lahat magaling magsalita na ano,
yung talagang perfect. Lalo na kapag, yun nga, dala ng emotion. Ako, aminado ako sa sarili ko. Nagkakaganon ako eh. Tapos pag naisip ko, parang mali yung sinabi ko. Parang mali to, parang magulo. At minsan pa, yung mga salita na hindi natin dapat sabihin, nasasabi natin. Tapos may realization, dapat hindi natin sinabi. Pero before naman tayo magsalita, nag-isip muna tayong mabuti rin. Dapat ko ba itong sabihin or hindi na? So, minsan may mga reasons tayo na, ah, sige, kailangan ko itong sabihin eh, kailangan ko itong ilabas para malaman naman nila. Di po ba? So, it's our freedom, it's our choice pa rin. Kaya lang, yun nga. So, we must be responsible of our actions din, of our words. So, kung anong mangyari, panindigan na lang natin. Kung mali tayo, edi mali tayo, mag-sorry tayo. Kung alam nating pangit yung salita natin, admit natin sa sarili natin na may pangit sa salita natin. Kaya kung nakakatawa yung mga sinabi natin, nakakatawa yung mga sinabi natin, di po ba? So, tatanggapin na lang natin kasi ginawa po natin. Aww. But then, kung kaya rin lang, ang dapat talagang gawin is control your emotions para hindi tayo kainin ito. Para walang nasasabi ang iba. Pero tulad pa rin nga ng dati, lahat ay may sasabihin. Lahat ay may masasabi sa'yo. Maganda man yung ginawa mo, masama yung ginawa mo, may masasabi at masasabi pa rin. So just take the consequence or consequences of your decisions to speak at sabihin yung mga bagay na gusto mong sabihin at kung paano mo yun sasabihin. Yes, di po ba? Thank you so much and of course, thank you for watching, for giving your time again watching my vlog. Bye-bye! See you on my next vlog. Before I forgot, yung mga lalabas na bukas, congratulations, makakalabas na kayo, makakahinga na ulit kayo ng maayos, pero tandaan pa rin po natin, stay safe po tayo sa paglabas natin at gawing pakipakinabang ang paglabas. Dapat po ay syempre may mga gagawing kapakipakinabang kaya tayo lalabas. Diba? Pinayagan na tayong lumabas, yun ang batas. Pinapayagan na tayong lumabas. Kaya, good luck everyone! Babosh!